Sa nakalipas na 2 dekada ay napakaraming hindi malilimutang pangyayari at mga magagandang senaryo ang ating nasaksihan sa San Antonio Spurs. Bagamat may mga ilang pangyayaring nakakadurog ng puso ang dumaan sa organisasyon, katulad sa last video natin, kung hindi nyo pa napapanood ay ilalagay ko ang link sa itaas at sa description ng video ito. Well, masasabi kong solido pa rin ang naging samahan nito sa mahabang panahon. Naririto ang 10 magagandang pangyayari sa San Antonio Spurs na hindi natin malilimutan. Pero bago natin pag-usapan ang topic natin ngayon, ay makikisuyo ko sa iyo na mag-subscribe ka muna sa akin channel kasabay na pag-hit ang notification bell para on rhythm ka sa mga bagong video natin. Here we go! Number 1, Coach Pop, the winningest coach. Sa loob ng 27 seasons na hinawakan ni Coach Pop ang Spurs, ay dugot pawis at sari-saring emosyon na ang pinuhunan nito sa team. Sa dami ng hinawakan itong mga player, napagdaan ng crucial moments sa loob at sa labas ng court, ay masasabi kong isa si Coach Pop sa pinakamaimpluensya at mahusay na coach sa NBA. Kumbaga, para sa akin, greatest of all time. At alam kong agree din kayo dyan mga ka-teammate. Ganon din ang ibang mga fans, ano bang team ang sinusuportahan ninyo. Lalo nagpabantog sa kanya ay noong ma-unlock nito ang NBA all-time wins sa NBA at ungusan noon si Coach Don Nelson na may 1,335 wins. Ito ay nakuha ni Coach Pop noong March 12, 2022 at nakisaya ang buong Spurs Nation sa kanya. Well, matatagalan pa bago mabit ang record na yan ni Coach Pop at marami pang kakaining bigas ang mga active NBA coaches bago ito mawali sa kasaysayan. Ang 1,336 wins ni Coach Pop ay hindi basta-basta at mahirap higitan at markado na ito sa kasaysayan. Number 2, Spurs Championships. Wala nang mas tatamis pa sa panahon na nagkakampiyon ng Spurs. Mula sa 1999, first championship nila sa NBA, 2003, 2005, 2007 at 2014, ito ang mga taong hindi natin malilimutan. Dahil sa mga panahon na yan ay buhos ang talino at lakas ng bawat isa para pitasin ang tagumpay. Alam naman nating hindi madali ang manalo ng kampiyonato sa National Basketball Association, pero ang Spurs nagawa nilang makalima, at kung hindi nga lang na-injure si Kawhi Leonard noong 2017 ay malamang sa malamang may posibilidad na 6 pa nga ang naipanalo nila. Every time na magkakampiyon ang Spurs ay lalong tumitibay ang samahan ng mga fans dahil sa todo ang suporta nito sa bawat laban hanggang sa finals. Sana ay madagdagan pa ng maraming championship ang San Antonio Spurs. Number 3, Tony Parker, won NBA Finals MVP. Aside kina Stephen Curry, Chauncey Billups, Isaiah Thomas, Magic Johnson and JoJo White na may point guard na may NBA Finals MVP, ay nahanay din si Tony Parker sa makasaysayang pahinang ito ng liga. 2007, kontra Cleveland Cavaliers nang ma-sweep ng San Antonio Spurs ang Cavs at nahirang si Tony Parker bilang NBA Finals MVP. Well, bihirang mangyari sa NBA na may point guard na naging Finals MVP mga ka-teammate dahil sa ganda ng nilaro talaga nito noon, averaging 20.8 points, 5.8 assists, 3.4 rebounds at 1.1 steals sa 2007 NBA Finals. At ang tagpong yan na tininta ni Tony Parker sa San Antonio ang isa sa magandang nangyari at hindi natin malilimutan sa Spurs. Number 4, Dynasty. A team that has never received the respect it deserves. A team that has the NBA best records. That team is the San Antonio Spurs. Lumika ng isang dinastiya ang Spurs sa NBA at hirap tibagin ang kanilang sistema. Sa pamamagitan ng stats ng Spurs, since umupo si Coach Pop, the Spurs have achieved a winning record 36 times sa playoffs, have appeared in the NBA playoffs 38 times at nanalo nga ng 5 NBA championship. The Spurs have been able to maintain a high level of play sa mahabang panahon because of their unselfishness and team first style of play. Ito ang hindi natibag na mga karating koponan sa NBA. Napakaraming player noon ang gustong mapabilang sa Spurs noon para maglaro at magkaroon ng chance na lumaro sa finals dahil sa hinabi nitong kabiyasan sa liga. Maraming humanga, meron ding tumaas ang kilay, pero ang Spurs Dynasty ay kailanman ang isa sa magandang nangyari sa kasaysayan ng San Antonio Spurs. Number 5, ang pagbabalik ng Spurs sa Alamo Dome. Kaugnay ng 50th anniversary ng Spurs,
napakaraming alaala ang nasaksihan natin sa Alamo Dome, mga ka-teammate. Ang 1999 championship run ng San Antonio, ang miracle shot ni Sean Elliott at marami pang iba. Sa pagbabalik ng Spurs sa Alamo Dome ay binalot ng ligaya ang mga players noon at ang mga players sa kasalukuyan, mga coaches, lalo na ng mga fans. Dinaluhan ito ng record-breaking crowd na 68,323, isang tagpo na tila naglaro muli sa finals ng Spurs. Bawat buslo at bawat run talagang tinututukan ng libo-libong manonood sa Dome. Bagamat bigong patumbahin ang defending champion na Golden State Warriors, ang tagpo naman na ito ay kailanman hindi malilimutan at isa sa pinakamagandang nangyari sa kasaysayan ng San Antonio Spurs. Number 6, Vintage Jersey Reborn. Ang jersey ang isa sa mga logo ng isang malalaro. Kaugnay pa din ang 50th anniversary ng Spurs ay ibinalik nito ang classic jersey o ang George Gervin jersey na nakakatrobak ng husto. Maganda din ang teal jersey ng Spurs na kalaunay ginawang inspo sa mga paligan ng barangay. Maswerte ang mga player na inabot ang vintage jersey ng Spurs at naglaro pa sa Alamo Dome. Number 7, Spurs Beautiful Game. Ang Spurs ay may melodious and beautiful style of basketball. Napakaganda ng opensa, ikot ng bola at chemistry sa isa't isa na lumilikha ng matinding run na nagre-resulta ng tagumpay. Ang summertime na finormulate mismo ni Coach Pop na ang konsepto ay maglaro ng unselfish basketball ang naging mitsa ng maraming successful runs na umukit sa kasaysayan. Bukod sa nakuha ni Coach Pop ang mga ideal players sa formula ng kanyang binuo, ay talagang nagkaroon ng malalim na koneksyon ang bawat isa, kung kaya't lalong napaigding at napagbuti ang beautiful basketball ng San Antonio Spurs. Number 8, 2014 Spurs Championship. After such a devastating loss to the Miami Heat noong 2013, San Antonio made it its mission to get back to the finals at itama ang lahat ng pagkakamali nito. Ang 2014 championship ang naging revenge ng Spurs sa muling pagharap nila sa Miami Heat. Binalot man ng pait, lungkot at depresyon ang bawat isa noong 2013, lalo na kay Coach Pop, ay sama-sama itong bumangon. Baon ng pag-asa makukuha nito ang ikalimang kampiyonato sa liga. Ang 2014 ng San Antonio Spurs ay kwento ng pagbangon, pagtitiwala sa isa't isa at pagiging positibo sa lahat ng bagay. Nang magkampiyon ng Spurs noong 2014 ay isa ako sa mga naiyak dahil sa prutas ng tagumpay na nahulog man sa unang subok ay sa pangalawang pagkakataon napitas ito baon ng sigasig sa puso. Ang 2014 roster ang isa sa nami-miss ko sa Spurs like Manu Ginobili, Timmy D, TP9 as well as Boris Diaw, Thiago Splitter, Marco Bellinelli and Kawhi Leonard. Yung mga pasahan at mga play, cuts, runs and finding an open man. Ang mga tagpong ang sarap balik-balikan sa season na yan. Number 9, The Big 3 Era. Isa sa pinakamagandang nangyari ay ang eksistensya ng Big 3 ng Spurs noon sa katauhan nila Tim Duncan, Manu Ginobili at Tony Parker na naging haligi at naging matibay na pundasyon ng Spurs na tinitingila hanggang ngayon. Ang Big 3 ng Spurs ang nagdala sa team sa maraming tagumpay at maraming pinagsaluhang mabibigat na games at tumapos ng may exclamation points sa finals. Nakakamiss yung band ng tatlo sa court, mga ka-teammate. Ang low post at bank shot ni Timmy D, ang clutch shots at euro step ni Manu Ginobili at ang floater, spin moves at leadership ni TP9. Kaya deserve na deserve ng tatlong ito na mapabilang sa Hall of Fame. Dahil na rin sa legasiya na iniwan ito sa NBA at kahit kailanman ay hindi maaaring ikumpara kanino man. Number 10, ang pag-draft kay Victor Wembanyama. Pagkatapos ng injury ni Kawhi Leonard noong 2017, dito na nagsimula ang pagguho ng dinastiya ng Spurs na kahit pa nga dumating sina DeMar DeRozan at LaMarcus Aldridge ay hindi na nakalipad ng matayog ang team. 2019-2020 season ang naging tuldok ng lahat nang hindi makapasok ang Spurs sa playoffs for the first time. We weren't gonna take him out of the game no matter what. Nagkalasog-lasog din ang mga binuong alternative players ng Big 3 na sina LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan
at Trudy Gate. Pinakawalan din si DeJounte Murray na inakala nating magiging franchise player ng San Antonio Spurs para masimulan ng total rebuilding nito sa pamamagitan ng tanking. Ang pinakamagandang nangyari sa Spurs ay ang pagdating ni Victor Wembanyama sa Spurs na muling nagbigay ng panibagong pag-asa at excitement sa team. Be on the post up. Wala pa man din ang regular season ay kabi-kabila agad ang mga balita tungkol kay Wembanyama at sa Spurs. Nakahayagang unti-unting nabubuhay ang natulog na dinastiyang nawala ng maikling panahon. Sa pagdating ni Victor Wembanyama sa Spurs, ang simula ng pagbangon at paghabi ng makabagong San Antonio Spurs na aabangan ng lahat. Shoutout sa iyo ka-teammate Sunny Plaza, kay ka-teammate Cody Marcos. Shoutout sa iyo ka-teammate Godric Jemjem at sa kanyang asawa na si Mariner Mendoza. Happy happy birthday sa iyo ka-teammate. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today and see you sa next video.